Officer Chief o Richard Yap sa totoong buhay. Ano po yung pinaka nami-miss niyo dyan ngayong natapos na? Well, siguro yung camaraderie between na, no? Yung mga kulitan namin dun sa set. Siyempre, parati kami magkasama. So, minsan, pag wala nang ginagawa, nagkukulitan na lang kami. Hindi ko masyadong mamimiss yung schedule kasi... Kung walang shoot sa teleserye o sa pelikula, ano ordinaryo araw sa inyo? Well, mag-workout muna ako. Mm-hmm. And then, after that, gagawin ko na yung mga errands na kailangan ko gawin. Minsan kasi, I have to talk to clients kasi meron din akong flooring business. Minsan, promote dun sa mga restaurants na ano namin. Ang laki ho ng following ninyo, tingin niyo po ba ang naging advantage niyo rin na kayo po ay Chinese? Siguro in a way. Mm. Kasi nung pumasok ako, karamihan Filipinos ang artista. Siguro medyo nakuha natin yung loob ng mga Chinese din na dating hindi nanonood. Mm-hmm. Nakakatulong din yun. I live in China. How? Are you? Bago pa nakilala bilang si Sir Chief, unang nabigyan ng break ang 47 anyos na aktor bilang si Papa Chen sa May Binondo Girl. We got it. We got it, sweetheart. Yes, yes. Pero bago siya napanood sa mga teleserye, nakilala muna siya bilang modelo ng isang fast food chain. Paano kayo napadpad sa pagmamodelo? May kaopisina kasi ako na he was a commercial model. Mm-hmm. So, sabi niya sa akin, uy, mag-ano ka, mag-VTR ka naman. Pwede ka mag-commercials. So ako naman, pumunta lang ako. Mm-hmm. Sige, subukan natin. Sabi niya, di ba? Parang extra money rin yan. And then, nung time na nag-stop na ako, sabi ko, ayoko na. Kasi nakakaabala rin sa work. Kasi syempre, minsan, dalawang araw, tatlong araw, wala ka, hindi ka makapasok. Mm-hmm. So I stopped doing commercials for about 2 years. Mm-hmm. And then, bigla ako tinawagan ng agent ko na, mag-VTR ka kasi... Naghanap sila ng Chinese, ganun. Sabi ko, ayoko na. Hindi na ako nagko-commercials eh. Sabi, hindi, walang tao dito. Punta ka, ganun. So, napilitan ako. Pumunta ako. After 1 week, tinawag ulit ako. Ngayon, isa na si Richard sa mga most sought-after celebrity endorsers. Meron po ba kayong tinanggihan dahil sa binabarat pa kayo kahit na Papa Chen o Sir Chief na kayo? Minsan hindi dahil sa pera eh. Apo. Minsan it's dahil na parang hindi bagay sa akin yung produkto. Mm-hmm. Mm-hmm. Parang ayoko mag-endorse na hindi ko mismo ginagamit. So lahat ng produkto ni endorse nyo ginagamit nyo? Karamihan, yes. Apo. Mm-hmm. Ayoko lang gamitin muna yung insurance ko. Kasi mahirap na wala na tayo dito. Wag muna. Kaya yun lang. Wag yung gamitin. Ayos lang yun. 47 ho talaga. Totoo, hindi nyo ba pinake yung hindi nga. Nagkamali nga ako. Hindi ko binago eh. Ngayon, too late na eh. Nagulat nga ako. Sabi ko, si Sir Chief, makakalo ko pa mga 37. Ang kagandahan naman po, nabigyan nyo ng mukha yung mga taong kahit na lampas 40 na, may malaking chance pa na gumawa ng pangalan sa industriya. Ano lang talaga, blessing lang talaga to. Right time, right place lang. Mm-hmm. Mm-hmm. So hindi niyo po ito pinangarap? Hindi ko talaga ambisyon na maging artista. Meron po ba kayong experience na yung parang nainis kayo nung fan? We always try to give in as much as possible. Okay. Ang ano lang natin is dapat may respeto. Siya ang bahala, may kakapit.